Hi everyone and welcome to another period related vlog dito sa aking YouTube channel. So sa vlog na to, dalawa agad yung i-share ko sa inyo. Yung first time kong gumamit ng menstrual disc, and on the second part, I am going to share to you guys my thoughts about my lily cup. Yun yung aking result doon sa aking Foxy quiz. If this is not your first time watching my period-related vlogs, for sure, alam nyo na with my previous cups na na-try ko, na-review ko, even for a short period of time pa lang, medyo nagkaka-issue talaga ako with the leakage, especially sa first day or di kaya sa second day. So, in short, hindi ko pa talaga nakikita yung aking Goldie cup. Pag-isipan ko na why not try a menstrual disc. But since medyo mas mahal kasi yung menstrual disc, kung ang menstrual cup is around, let's say, 900 to 1,500, usually ang mga menstrual disc, siguro mga 1,500 to 2,500, 3,000, mga ganon. Medyo mahal talaga siya, and I don't know kasi paano yung reaction ng katawan ko sa kanya. Ayun, trinay ko muna yung disposable. So, a couple of days ago, nag-post ako sa aking Facebook and Instagram ng... Inassume ko na talaga na for sure merong magsasabi na ano ba to, condom. Pero hindi to condom. Kahit naman ako, hindi ko rin alam kung ano to dati. Wala akong idea dito dati. Hindi siya condom. This is actually a SOFTDISC menstrual disc. Nagamit ko na to pero nilinisan ko siya for the sake of demo purposes. Bumili ako guys ng tatlong pirasong ganito. Nagamit ko silang tatlo. Yung dalawa, syempre, tinapon ko na. Nakalagay siya dito sa ganyan. Para siyang sa napkin, oo. Pero pag bumili kayo ng set, ang alam ko, parang nakalagay siya sa box. At first, medyo nakakatakot kasi parang kang naglalagay ng plastic. Like yung plastic na plastic bag. Tapos meron pa siyang tunog-tunog. Plastic talaga siya guys. So yung diameter niya is medyo malaki siya guys. So this is by the way a tooth cup. So ganyan siya. Diba? Tignan mo naman siya. Compare natin siya sa Antflow. It didn't come with any instruction or what. So much better siya if manood ka talaga ng instructional video, vlog, demonstration para meron kang idea on how to put it in. Ako kasi nanood ako ng vlog on how to put it in. So I had a little idea. But for those of you guys na walang idea, since wala naman akong model dito, sasabihin ko lang sa inyo kung paano ko siya pinasok. Ibe-bend mo lang siyang ganyan, and then ipa-follow mo lang yung ano ng badge mo kung saan siya pupunta. Huwag pa ganun. Follow mo lang siya dahan-dahan. Again guys, kung meron akong maling term na sinabi, paki-correct ako at huwag nyo na lang akong i-bash. I-correct nyo na lang ako. Iangat mo siya doon sa iyong pelvic bone. Mapi-feel mo naman yan pagka nakahawa ka na doon sa loob. Mas mabilis ko siyang na-insert since nga naka-menstrual cup na ako. Alam ko na kung paano yung way. Hindi naman alam na alam, pero meron na akong idea. Unlike doon sa aking first na vlog about doon sa first time kung gumamit ng menstrual cup. Sobrang lost ko doon. As in, mag-give up ako guys. Pero with this one, smooth na lang talaga. Pinopen up ko lang siya kasi hindi naman siya nag-gaganon agad. Then, sinabit ko lang siya ng konti doon sa aking pelvic bone. Wala akong naramdaman na pressure doon sa aking bladder. With this, wala talaga akong naramdaman. Kaya ako nagpa-alarm noon na baka makalimutan ko kung nasa loob ko siya. Nung first day ko siyang ginamit and trinay, sobrang lakas talaga ng aking discharge noon. And hindi ko alam na magkakaroon na rin pala ako noon. Meron nang sumabay na konting spotting doon sa aking cup na ginamit. Meron ako nakitang blood. And the next day, nagkaroon na nga ako ng period, guys. Itong sinasabi ko ngayon is para pa siyang initial because hindi pa ako nakakagamit nito for the whole period. Pero sinasabi ko lang na sa first day, whole first day ng period ko, sobrang goods nito talaga as in. Lahat talaga guys, super clean. Nagka-leak ako kasi nag-12 hours na siya. And pagtanggal ko, kita ko naman na sobrang punong-puno na. As in, may blood dito, may blood din. As in, all over. Pero dun sa undies ko, sobrang konting-konting leak lang talaga. Hindi talaga ako natagusan sa bed. So, parang, alam mo yon, sobrang amazing. So, if you want to try, if meron kayong issue sa bladder nyo, and you want to try a menstrual disc, I highly suggest na try nyo siya, guys. Kasi 60 pesos lang siya. And i-feel nyo lang kung magugustuhan nyo ba siya. Parang i-weigh inyo kung cup ba kayo or disc user ba kayo. Now, ang dami kong papuri dito. Wala akong nararamdaman sa bladder. Easy to insert. Paano naman yung kanyang removal? Pag first time, hindi ka pa gumamit ng cup, ng tampon, and hindi ka pa gumamit nito ever, I suggest na huwag mo muna paabutin ng 12 hours bago mo siya tanggalin. Pag abot niyo ng 10 hours, check mo muna kung naaabot mo pa rin ba siya. Wala siyang suction. Nung inabot ko siya, parang iba na yung position niya. So, instead na nakapaganito, na parang gumano na siya. Oo. So, nung inaabot ko siya, hindi ko na siya ma-reach. Trinay ko ulit after a few minutes. Medyo bumaba naman siya. And then, nung pagka-reach ko nito, since wala nga siyang suction,
action. Dahan-dahan ko siyang pinul, and then ang ginawa ko is nung nakuha ko na to, ininch ko na lang dito and then dahan-dahan ganyan. And totoo nga yung sinabi ng ibang nag-review na ng mga ganito guys ng disc. If you compare mo siya sa cup, sobrang messy nito. So ito yung downside niya when you're using a disc. Kasi based on my experience, first experience ko with a disc, sobrang messy niya talaga. Hindi ko na siya pinakita sa vlog guys kung gaano siya ka-messy kasi messy talaga siya. Much better if it's your first time, do it na lang sa shower. And wala akong masyadong masabi guys kasi na-amaze talaga ako dito since bumili na nga ako nito and sobrang okay niya. Meron akong next 2 cups paparating. So hopefully makita ko na yung aking period friend. Best friend ko talaga, oo. Pero itatry ko pa rin yung aking mga cups. But for now, I'm going to stop buying cups kasi guys, oh my god, they're quite expensive. And okay na muna ako doon. I'm still going to update you if you have any questions. Feel free to ask me. And I'm going to answer it guys, not in a medical way, but based lang din sa aking experience. Okay? Okay.